Tanghali ang ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin yung buhay na Diyos. Nakahanda na po bang lahat? At pakiusap po sa lahat na may mga cellphone. Kung pwede po, paki-off muna natin. Para po walang distraction po sa ating banal na gawain. Lalo higit na paglabas ng ating minamahal na Apo Kunsing. Minsan po, nandito ng Banal na Espiritu, nandun na po yung pag-ano ng mga cellphone. Pag tumunog na yun po yung speaker doon, meron talagang bukas na cellphone. Pakiop po, huwag nyo pong i-silent kasi po, nakakaano po sa speaker. Paki-off lang po, ano? Salamat po. Lahat po ba malinis na? Wala na po bang mga gumurubdob sa ating mga puso? Wala na bang mga inanakit, pagdaramdam? Amen po ba? Kapon po yung pinagnilayan natin sa tema, yung panalangin po ano. Ngayon po sa akin po, pinabatid sa akin ng Banal na Espiritu, yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig, yun po ang pagsalusaluan natin ngayon sa umagang ito. Amen po ba? Diyos na buhay. Paano ba natin ipadama sa ating kapwa yung pag-ibig? Sa bilang tao, meron po ang gana ng pag-ibig ng tao, hindi po ba? Pag meron lang ibigay sa iyo. Subalit, yung pag-ibig ng Diyos walang kapantay. Amen po ba? Ano mang gawin ng masama ng kapwa mo sa iyo, anong pag-uhusga sa iyo, anong pananakit ng damdamin sa iyo, talaga po pag ang Diyos ang nag-ari sa puso mo, nandun pa rin yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Amen po ba? Subalit kung bilang pagkatao, talagang yung sinasabi nga, ang mahirap malin, malin mo. Ang mahirap po nawain o nawain mo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po bago natin palawakin, papalawak po ng ating tema, tatawagin po ang ating Mami Betsy ko. Ang pag-ibig po, ang pag-ibig. Salamat po muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Muli, nandirito kami mga anak mo na inakay mo, na naakay sa lugar na ito hindi nang dahil gusto namin kundi gusto mo bilang tanda ng pag-ibig mo sa bawat isa. Nawa po Ama, sa pamamagitan ng kanilang pagbabata na iaalay para sa iyo upang maipadama nila ang pag-ibig sa iyo, nawa po, ano man ang kanilang layunin kung bakit sila naririto, karamdaman ng katawan lupa, mga problema na kanilang dinadala at pinapasan sa buhay. Nawa po Ama, sa pag-uwi nila pagkatapos ng banal na gawaing ito, umuwi sila na puspus ng kagalakan sapagkat ang pag-ibig na mula sa iyo ay kanilang naramdaman. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid tungkol po sa pag-ibig. Although, naririnig niyo na po yan sa maraming pagkakataon na naging tema ang pag-ibig. Bakit po pinag-uulit-ulit? Hindi po iyan sa kagustuhan ng mga tumatayo dito, kundi
sa kalooban ng Ama, ibinabahagi sa kanila ang temang ito. Siguro po nakikita po ng Ama na kulang pa tayo dito sa pag-ibig. Kaya sa tuwi na, ibinabahagi sa mga facilitator na anak, kulang pa ang pag-ibig na iniaaral ko sa kanila. Kaya muli, ibahagi mo sa kanila ang temang ito upang ito ay ganap na umusbong sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan. Ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba. Amen? Hindi po katulad ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba sapagkat walang kondisyong hinihingi ang Panginoon para mahalin tayo. Amen po ba yon? Bakit po? Sa kabila po ng ating mga ginawang pagkukulang at kasalanan sa ating Panginoon, bakit patuloy pa rin niya tayong inaakay? Bakit patuloy niya pa rin tayong binibigyan ng panibagong buhay? Bakit patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan ng katawan? Bakit patuloy pa rin tayong pinapakain araw-araw? Sino sa inyo ang nakaranas na dumating ang oras ng pagkain eh, walang ilalagay sa tiyan? Taas nga po ang kamay. Pag po tinaasin nyo ang kamay, nangangahulugan na hindi nyo pakilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, kailanman ang kanyang mga tapat na anak ay hindi niya pinababayaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Iyan po ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang kondisyon. Kahit may kasalanan ka, kahit nagkukulang ka sa kanya, ang pag-ibig na ito'y hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Hambing po sa pag-ibig ng tao, ang tao, mamahalin ka lang kung, may kung, mamahalin kita kung, mamahalin kita kung ibibigay mo sa akin ang bagay na hinihingi ko. Mamahalin kita kung susustentuhan mo ako buwan-buwan ng halagang ito. May kondisyon. Samantalang ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo, sino po ba dito ang walang kasalanan? Lahat po tayo may kasalanan. Amen? Sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, wala namang santo, wala namang banal, kundi tayo ay nagsusumikap na huwag magkasala. Pero walang makakapag-claim na santo ako, wala akong kasalanan. Sa kabila ng ating maraming pagkakasalang ginagawa sa Panginoon, pagkukulang sa Kanya, nagkulang ba siya ng pagmamahal sa atin? Kailanman ay hindi. At sinabi ko na po sa inyo ang mga pruweba kung bakit natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit nakagawa ka pa ng napakabigat na kasalanan sa dati mong buhay, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, napakabilis niyang magpatawad. Dahil mahal niya tayo. Kakaiba sa tao. Ang tao, hindi kasing bilis magpatawad katulad ng Diyos. Ang iba sa atin, bumibilang ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, para siya ay magpatawad. E bediig pa natin ng Diyos. Ang Diyos nga, nagpapatawad agad. Bakit ikaw, hindi ka makapagpatawad? Dapat po, ito po yung isang magandang katangian ng Panginoon na dapat nating tularan. Ang matutong magpatawad. Kahit na anong sakit, kahit na anong sakit ang ginawa sa atin ng ating kapwa, ipadama pa rin natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Ito po'y muli kong uulitin. Isang aral na talagang itinimo ko sa aking kaisipan at sa aking puso. Sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang sabi daw po ng Panginoon, paano akong maniniwalang akong Diyos na tinatawagan mo ay mahal mo nga? Lagi mong sinasabit, pag may hinihiling ka sa Panginoon, Panginoon, mahal na mahal kita, iniibig kita bilang Diyos na aking sinasamba. May tanong si God sa inyo, paano mo anak mapapatunayan na talagang mahal mo nga ako? Yan po ang tanong ni God. Sino po ang makakasagot? Yung nakikinig ng aral ng banal na Espiritu,
Ano po ang kasagutan sa tanong ni God na yon? Meron po bang makakapagsabi ng sinabi ni God, anak, paano ko mapapatunayang mahal na mahal mo nga ako, na ako nga ay iniibig mo? Ano po ang maaari nating isagot? Ano po ang ine-expect na sagot ni God? Sirit? Sirit na kayo? Lagi po itong pinahayag eh. Ang sabi po, kung iibigin mo ang mga taong mahirap ibigin, iniibig mo nga ako. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Paano ako maniniwalang iniibig mo ako kung ang taong nakakahalubili mo at nakakaharap mo ay hindi mo iniibig? Kaya, sige nga, patunayan mong mahal mo ako kung maiibig mo ang mga taong mahirap ibigin. Kung mamahalin mo ang mga taong mahirap mahalin, sino po sila? Sino po yung mga tao na yan na mahirap ibigin? Sino po yung mga tao na yan na mahirap mahalin? Sige nga po, mag-isip nga po kayo. Yan po ang ipinapaibig sa inyo ni God eh. Ibigin nyo raw ang mahirap ibigin at mahalin nyo raw ang mahirap mahalin. Sino po sila? Kilala nyo po ba sila? Opo. Mapakahirap po talagang magmahal ng kaaway. Tama po, si kapatid, at narinig ko din po sa kanya, mahirap daw pong magmahal ng kaaway. At sino po ba yung mga kaaway? Ayun pong mga tao nagbibigay ng sakit at mga pag ano sasaya sa iyo. Okay, ang mga kaaway daw, yung mga taong sumasakit ng damdamin mo, yung mga tao na nagbibigay pasakit sa'yo, yung mga taong naninira sa'yo, yung mga taong hindi mo naman inaano, eh bakit inis na inis sa'yo? Sabi po ni God, anak, kung matututunan mo silang mahalin, mahal mo ako. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Napakabigat po nung challenge ni God, ano? Mabigat po ang challenge yun eh. Ito po'y isang hamon sa atin ng Diyos. Kaya, ang tanong ko po sa inyo sa sandaling ito, although pwede niyong sagutin sa isip niyo lang, kaya niyo bang gawin yun? Kaya niyo bang i-take yung challenge ni God na mahalin ang mahirap mahalin? Just try to imagine, ah, yung asawa mo. Tito Lando, nandiyan ka ba? Tito Lando, no po? Alam niyo na po yung trabaho ng mga sugarulen, hindi po ba? Minsan po, katagu-tagu na nung asawa, nahahalukay pa. Amen, ano? O, amen daw, sabi ni Tito Lando. Pagkatapos, ikaw na asawa, wala kang kamalayan nung gagamitin mo na yung pera na pinakatagu-tagu mo pa sa loob ng aparador at isiningit mo pa sa tupi ng damit, abay nakita mo'y wala. At nang hinahanap mo, nagsinungaling pa. Sabi, wala akong kinukuha. Pero ang totoo, natalo na sa sabong, naubos na yung pera. Ikaw na asawa, sa kabila ng ginawa nung asawa mo, ang sabi ni God, mahalin mo pa rin siya. Kung hindi mo kilala ang Panginoon, pag dumating si asawa at nalaman mong nawala yung pera mong pinakakatago-tago, manigas ka. Magdildil ka ng asin, magbahog ka ng tubig at budburan mo ng asin, hindi kita ipagagayak ng pagkain. Subalit, nang dahil ang turo ni God, mahalin ang mahirap mahalin, pag uwi ni asawa, meron pa rin masarap na pagkain na iaalay sa kanya. Kaya niyo ba yon? Kaya na ngayon sa bagong buhay, sapagkat nakilala na ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pangalawa, sabi ni God, anak, minamahal mo nga ako. Kung yung mga mahirap unawain, ay kaya mong unawain. Yung pang mga tao na taliwas ang katwiran, eto yung tama, eto yung tama. Ang kanilang isinisingit ay yung katwiran nilang mali. Pinipilit pa rin yung mali. Kung wala ka sa Panginoon, giyera patani na yan. Sapagkat iminumulat mo sa kanya yung tama, pero
niyang tanggapin, ang pinipilit niya ay yung mali niyang katwiran. Sabi ni God, anak, mahal mo ako kung yung mga taong ganito ay mauunawaan mo. Dalawa po yung challenge ni God sa atin. Ano nga po yun? Para ipadama natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos eh, hindi po ba? Nauna ko nang isinalaysay sa inyo kung paano tayo minamahal ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan. At kung paano natin maibabalik ang pagmamahal natin sa Diyos. Dalawa lang po ang binanggit ko. Ano po yung una? Pakilakas. Mahalin ang... Okay, hindi dapat mahalin at unawain ang mahirap unawain. Mga kapatid, pagkaya na ng power ninyo na gawin ang dalawang bagay na ito, maniniwala si God. Anak, mahal mo nga ako. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Katotohanan po ang pinayag nating kapatid. Mahirap ang malin mo ay yung mahirap. Saka unawain mo yung mahirap unawain. Amen po ba? Dahil po lahat naman tayo ay sinabi nga walang kasalanan na nagawa dito sa lupa. Kundi lahat tayo may kasalanan. Amen po ba? Kaya bumaba po ang ating Panginoon dahil po sa kasalanan natin. At pinasisikat ang araw, hindi lang po sa mamabuti, kundi sa masasama. Amen po ba? Kaya maraming salamat po. At tatawagin ko po ang may karawan po ngayon, ating kapatid na alagad, si kapatid na Minerva. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nais ko pong papurihan at pasalamatan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa at sa taong kanyang kinalugda ng ating Apo Konching sa pamagitan po ng awit. Tatay, awit po ako. Pasensya na po kayo kung may kopya po ako.
Isa pa daw po, birthday naman po niya. Ano po? Akma naman po ito sa ating tema, pag-ibig ng ating Panginoon. Dakilang pagmamahal. Dakilang pagmamahal. Medyo matagal na po kasi hindi naaawit, kaya medyo nakalimutan ng tatay. Ano po? Ito na po. Para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon. Alay at handog po ng ating May Birthday. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya pinakain. Naraog sa mundo, magdusa at tumalas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito. Ibalik
dakilang Diyos kay buti mo. Sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin na kitang pagmamahal ko, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Salamat po. Maraming salamat. Happy birthday po sa aking kumare. Sinsya na po, nakakalimutan na po yung kanta. Salamat po, kapatid. At sa sunod po nating magbabagi po ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, purihin dakilaan ng ating Panginoon. Bakit nga ba napakagalak bawat araw? Ano po? Napakagalak, napakasarap, at talaga pong mararamdaman mo na hindi po tumitigil at lumiliban ang ating Panginoon para gumawa sa ating buhay. May po ba ang Diyos? At yan po yung pag-ibig niya, walang makapapantay. Amen? Subalit sabi nga, narinig ko po na pahiwatig nating Mami Beth, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Subalit ang pasubali din niya, sa walang kondisyon niyang pag-ibig, huwag nating baliwalain. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat minsan po, dalawa ang maaaring maganap sa walang kondisyon na pag-ibig. Either i-abuse mo siya, or either ibaliwala mo siya. Amen? Sapagkat alam mo na wala siyang kondisyon. Subalit, sa katotohanan po, sa kabila ng pagmamahal ng ating Panginoon na walang kondisyon, kung ikaw tao ay magmimithi na ang walang kondisyon na ito'y pahalagahan mo, higit mong madarama na mahal kanya. Buhay po bang Diyos? At yan po, sabi ko nga kay Mami Beth, yan po yung nadarama ko bawat araw. Ano po? Dumaan man ang unos, dumaan man ang bagyo, dumaan man ang tsunami man. Subalit sabi nga, kapag mananatili kang nakakapit sa ating Panginoon at hinahawakan kanya, walang makatitibag sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po naramdaman yung pagmamahal niya sa akin. Na naalala ko ang sabi ni Mami Beth, gahiblan na lang ng buhok ang hinahawakan ko. Subalit ang saklolo ay napakalaki upang 'wag makabitiw. Amen po ba 'yon? Opo, bawat araw
Damhin niyo lang po sa puso niyo ang kayang gawin ng Diyos. Umpisahan niyo po sa pinakamaliit. Huwag niyo pong hanapin yung pinakamalaki. Sapagkat ang pinakamalaki na yan, kapag ito ang itutuon niyo sa isip at puso niyo at nabigo kayo, masisiraan kayo ng ulo. Subalit, sa pinakamaliit na yan at unti-unti siyang lumalaki, doon madarama mo kung gaano kasarap magmahal ang Diyos sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang ipinahiwatig ko po sa inyo? Ganyan po yung ginagawa niya sa akin araw-araw. Na, sabi ko nga, nararamdaman kong mahal na mahal ako ng Diyos. Subalit pinahihintulot niya na gumawa pa rin ako ng paraan upang patutuhanan ko sa kanya kung gaano ko rin siya kamahal. Ganun din po sa tao. Hindi maaaring ikaw lang ang mag-take ng mag-take. Kailangan mag-give ka rin para parehas niyong maramdaman na mahal niyo ang isa't isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Sapagkat ang give ng give at take ng take, ang medyo ano dyan, yung take ng take eh, yung kahig lang ng kahig. Di ba minsan pinagsasawaan yon? Amen po ba yun? Siyempre, ang ating Panginoon gayon din. Ngayon, pagbibigyan ka niya, dahil may gusto siyang gawin mo, yung magbabago ka. Ngayon, mamahalin ka niya dahil gusto niya na ito yung ipakita mo. Subalit kung mananatili kang bingit bulag at ang gusto mo lang ay puro pagmamahal ng Diyos, hindi mo namamalayan, inaabuso mo na siya. Buhay po ba ang Diyos? Opo, magpagnilayan niyo po. Kaya sa buhay po namin ngayon, kagaya po ng pinahiwating ating Mami Beth, iba magmahal ang Diyos. Walang makapapantay, walang makatatarok. Subalit sa bawat kaganapan sa buhay mo na pinahihintulot niya, doon mo higit mararamdaman na mahal ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano mga kaganapan? Halimbawa'y pagsubok na sa palagay mo hindi mo kaya, subalit may saklolo ka pala. Yun ay isang paraan ng pag-ibig ng Diyos. Sa karamdaman na sa palagay mo hindi ka makatungo sa ospital dahil wala kang pera, dahil malala ang sakit mo, nanalig ka sa kanya at tumungo ka sa dakong ito, pinagaling ka, yun ay isang pag-ibig ng Diyos. Sa iyong kawalan, na wala ka ng masusuungan na tao kung saan ka uutang, subalit dahil nasilayan ng Ama na kailangan mo, may paraan po siya. Kaya nga po, ang iba, anong ginagawa? Makataya nga sa wedding, baka mamaya manalo ako, kailangan ko magbayad sa kuryente. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At napakaraming paraan. Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito po ay, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy naming nararamdaman na sa mga aral lang po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sadya pong mapupunuan kung ano yung kulang mo sa buhay mo. Bawat aral, kung bibigyan niyo po ng kahulugan at pagnililay na malalim sa bawat buhay po ng bawat isa, totoo po yun kahit wala kang pera. Kapag sinambit ng Banal na Espiritu na, anak, hindi kita pababayaan. Yung walang pera mo na yon, para ka na rin may pera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganun po siya. Ganun po ang ating Panginoon. At kung maririnig niyo po sa Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, anak, huwag kang mag-alala. Di na baling ikaw ang putyain, di na baling ikaw ang bigyan ng kaukulan na hindi marapat, di na baling ikaw ang gawa ng hindi maganda, ang mahalagay magpakababa ka at may Diyos na totoo na magbibigay ng parusa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita mga kapatid, kung tayo po ay nagmimithi na mahalin ng kapwa-tao, na minsan ay masasabi nga natin masarap din magmahal ang tao, amen po ba yun? Masarap mong magmahal, lalo na't yung mga totoong kakaibigan, totoong kasama, masarap po silang magmahal. Kahit walang material na bagay, yung magkalapat lang ang puso nyo sa mga kaukulan na magkakasundo kayo, maging compatible kayo, masarap. Ano pa kaya ang Diyos? Mas masarap po siya kahit hindi nyo siya nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung nadarama ko bawat araw na siguro Mami Beth kagabi, alas dos na ako natulog. Eh ang sarap po kasi magnilay eh. Napakasarap po. Hindi naman po ipinagmamalaki. Kaya ko lang po inihahayag po sa inyo, kapag nangusap na po kasi ang Banal na Espiritu na tinimtim ng puso mo, mapapayapa ka, subalit hindi ka rin makakatulog sapagkat ipinapasok mo na sa buong balintataw na eto na yung realidad na sinasabi niya sa'yo. Amen? Kaya
kahit kaong karampot lang yung tulog mo, masigla pa rin ang katawan mo sapagkat mas lamang ang galak na nararamdaman mo. Buhay po bang Diyos? Kaya ganun po yung nararamdaman ko sa bawat araw na sa kabila ng bilang pagkatao ay may kamalian, bilang pagkatao ay may kasalanan, bilang pagkatao ay may kalabisan. Subalit ang ating Ama, ang tunay na timbangan, kung sa palagay ng tao ay malabis, sa palagay ng tao ay kasalanan, subalit sa ating Panginoon, kapag siya ang nagbigay ng tunay na pagmamahal, hindi na niya mamasdan kung ano at sino ka noon, kundi ang mamasdan niya kung paano kanyang minamahal ngayon at minamahal mo siya. Mga kapatid, simple lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Kung nagagawa po ng tao na maibigyan ka ng mga bagay na nakapagpapagalak sa'yo, higit na magagawa ng Diyos. Kung nagagawa po ng tao na ikaw ay sustintuhan, sabi nga ni Mami Beth, narinig ko po yung salita na yon, na ikaw ay masusustintuhan ng isang linggo, dalawang linggo, hanggang isang buwan dahil may pera siya, magagawa po ng Ama na habang buhay pakainin ka niya. Amen? At ganyan po, lahat ng hindi kaya ng tao ay kaya ng Ama dahil sa pagmamahal niya ay ibibigay at ipapadama niya. Buhay po bang Diyos? At ganyan po ang, sabi ko nga kay Mami Beth, sobrang galak na naman ang puso ko sapagkat totoo po pala na minsan sa mag-asawa, naririnig ko po yan kahit sa telebisyon, kapag ang mag-asawa ay walang away, walang thrill. Amen? Subalik may pasubali. Huwag mo nang paabutin ng 24 hours o 2 days hanggang 1 week na galit ka. Kundi, nung oras din na yon, at kung nakapagnilay ka na tama ka, o mali ka, ilagak mo sa Diyos at sigurado mararamdaman mo mahal na mahal ka pala niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ganun po pala. Minsan, ngayon ko naunawaan. Kaya may mga mag-asawa na parang pasakali po yun eh. Yung kunting misunderstanding, yung kunting sigalutan, parang pasakali lang po yun para hindi ka maumay doon sa sobrang pagmamahal. Subalit, sa kabila po nun, kapag nalagpasan mo naman, higit mong mararamdaman na sobra ka pala niyang mahal. Kaya kanya pinangangalagaan. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Ganyan po. Taliwas naman po, kapag gagawin pong negatibo po yung mga pagmamahal na yon sa mag-asawa, nag-aaway, lalo po pag ang pinag-aawayan ay chicks. Amen po ba yon? Kaagad, didesisyon ng isa, hiwalay na tayo. Amen? Subalit, alam niyo po ba, sa ating Panginoon, hindi mo pwedeng gawin yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi pwede. Sapagkat saan ka man magtago, saan ka man tumungo, sino man ang kasamahin mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganyan po kabuti ang Diyos. At yan ang paanyaya niya po. Kaya po, pinasisiwalat at ibinibigay ang mga tamang kaukulang aral sa pamagitan ng Malapo Kuching at ang bawat kaganapan po sa mga tumanggap, kagaya po ng aming mga karanasan na ibinabahagi po namin sa inyo. Simple lang, sa nagaganap po sa mundo natin ngayon ay isang kaparaanan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Paanong pag-ibig? Maaring sabihin nyo, may lindol, may pagputok ng bulkan, may mga bagyo, may mga baha. Pag-ibig ba yun, kapatid na Maris? Opo! Pag-ibig po yun. Bakit? Sapagkat pinaalalahanan tayo ng Diyos na magbalik loob tayo sapagkat ayaw niyang mapahamak tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kung bibigyan po ng positibo na kaparaanan, na pag-iisip, mahal na mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagbabadya. Subalit, bago pa naganap ang mga yan, pinauna na po sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Sa kaparaanan na dulot ng ating Panginoon, na ito ang magaganap, ibinabadya na po yung mga magaganap sa susunod na panahon. Subalit, minsan, bingi ang tao, ayaw maniwala, at kapag nakita na, ay oo nga, totoo, doon pa lang. Subalit, alam niyo po ba, isa lang po ang paanyaya ng Diyos. Bakit nagaganap ang mga yan? Upang patutuhanan niya sa tao na ang kanyang kapangyarihan ay walang makapapantay. Upang patutuhanan din po niya sa tao na walang ibang maaring panghawakan ng sino man, kundi siya lamang. Upang patutuhanan niya sa tao
na ganun niya kamahal ang tao upang muling anyayahan na magbalik loob sa kanyang kandungan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po yung simple at payak na kapahayagan na ibinahagi ko po sa inyo, na sabi ko nga, Ama, sa sobrang pagmamahal na pinadadama mo sa akin bawat araw, talaga pong sobrang pagmamahal. Minsan, maaaring maging selfish ka, na yung pagka-selfish mo na gagawin mong positibo na pagka-selfish mo na ako lang ang mahal na mahal ng Diyos. Ako lang ang mahal na mahal niya. Subalit, sa kabila po nun, maaaring may magsabi na, oh, ikaw lang ba talaga ang mahal na mahal? Iba-iba po ang kaparaanan ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. Kaya upang higit niyo po itong maramdaman, kung gaano niyo po siya kamahal, ganun ka rin niya kamahal. Kung konti ang pagmamahal mo sa kanya, mararamdaman mo ring mahal mo siya, subalit iba po yung malaki ang pagmamahal. Amen? Ganun lang po, mga kapatid, upang sa bawat araw po, ang karamdaman ay makalaban tayo, ang kawalan ay makalaban tayo, ang kulang ay makalaban din tayo, ang mga unos ay makalaban tayo, at ang lahat ng dumaratal na hindi marapat ay makalaban tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na siya ang kasakasama po natin, hindi man siya bumababa, subalit may banal na espiritu sa ating katawan upang ito ang umagapay, magbigay ng kaliwanagan upang ang hindi natin makakaya ay makaya natin sa ating buhay. At yan po, dyan ko po isinasalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Dyan ko po binibigyan ng diin na hanggang sa mga oras na ito'y nararamdaman ko na ako'y mahal na mahal niya. At bawat araw, sabi ko nga, masarap po pala yung may pinagdaraanan ka. Masarap po pala yung natitrill ka doon sa pwedeng maganap at pwede niya ipatupad. Sapagkat walang pinagkaiba sa pagkain na sinasabi nila, ang sarap doon kumain ka. Subalit na sa isip mo lang, ano kayang putahe yun? Subalit kung andoon ka na, matikman mo siya, aalamin mo pa kung ano yung sangkap. Upang sa gayon, balik-balikan mo man siya, pwede mo rin gayahin pag nasa bahay ka, ganun din ang pag-ibig ng ating Panginoon. Babalik-balikan mo ang kanyang pag-ibig sapagkat bawat araw, iba't ibang kaparaanan ang tinutupad niya upang mapunuan ang bawat isa nang huwag mamatay ang pag-ibig niya. Muli, magandang umaga po sa tanghali ito. Salamat po, May. Pinapulot na ba tayo? Meron na po ba? Katotohanan po ang tinuran ng ating Mother of the House. At kung wala po pag-ibig ang Diyos sa atin, nandito po ba tayo lahat? Dahil sa pamagitan ng inalugdan ng ating minamahal na Aponsing, natipon tayo dito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang po yung pag-ibig na mayroon tayong mabuting ginawa, kundi yung anumang pagsubok, pagdalisay sa buhay natin. Yun po isang pag-ibig din ng Diyos sa atin yan. Amen po ba? Hindi lang po yung sa kasaganaan tayo ay doon tayo, doon pinapadaman ng Diyos ang pag-ibig niya. Hindi po, kahit tayo may mga karamdaman. Kung tayo pinaintulutan ng mga pagsubok, pagdalisay, yun po isang pag-ibig din ng Diyos. Amen po ba? Kaya po mayroon siyang ginamit na katawan ng ating minamahal na Aponsing upang tayo ay ibahagi na ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin ng ating pasyente na anak na Rose, Mary Rose, ay magbabahagi po sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng kay Apo Konching po, sa lahat po ng Divine Mercy po. Maraming salamat po. Sa araw-araw po ng ginawa ng Diyos, na-realize ko po na tama po pala siya. Binigyan po tayo ng Diyos ng mata para po makakita. Binigyan po tayo ng tenga para po makapakinig po sa Kanya. Binigyan po tayo ng paa para po makalakad. At dapat pong gamitin po sa tama. Salamat po sa inyong lahat.
Binuksan ko na po ang mata ko para po dito. Thank you pa. Salamat po, anak. Niyo ba narinig ang sinabi niya? Binigyan doon tayo ng mata upang makakita, binigyan tayo ng no? Tenga, pangkarinig, at binigyan tayo na pa upang makalakad. Amen po ba? Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron pong nagre-request po kasi na mag-aawit kami magkabiyak ng puso. Tawagin ko po ang kapatid namin. Halika po, sandali. Buhay po ang Diyos sapagkat narinig ko po sa bahagi ni Mother, sinusugan ng kapatid na Alan, bahagi ni Mami Beth. Sadyang pinahihintulutan tayo ng karamdaman. Isa po yun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya paano hindi mo ibabalik ang ganting pag-ibig sa Panginoon? Kagaya po ng kabiyak ng puso. Ala po siyang magagawa sapagat gusto po ng amang kami mag-alay. Hindi man ako nauna, hindi naging pangalawa, hindi naging pangatlo. Wala na pong excuse kasi inatasan po siya ng ama. Kaya umawit na po tayo kasi meron po siyang sore throat. Ang mahalaga, maihayag natin yung nilalaman ng awitin. Amen? Kagaya ko po, bagamat may pinagdadaanan, subalit higit kong nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Di ko na po ibabahagi kung ano yun. Basta naroon po yung pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos na hindi po tayo pababayaan. Ang amin pong aawitin ay pinamagatang My Dearest Lord. Di po ba ang pag-ibig ng Diyos ay paano po ba may endless? Endless. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang katapusan, walang hangganan. Kaya po ang awiting ito para po sa ating lahat. At sabi nga ni Lila Mami doon, isa daw po ito sa paboritong awitin ng ating minamahal na Apo. At hinahandog po ito nila Mami sa iyo, mahal na Apo, at kay kapatid na Apa. Endless love. Dearest Lord. At muli po habang naghahanda ang kapatid, sa tuwi na po hinihiling ko na nawa maging galak sa ating puso na sa tuwi nang may tatalima at tindindig sa harapan ay maging inspirasyon po ng bawat isa. Amen po ba? Lagi po nating damin sa ating puso na ang pagtindig sa harapan ay hindi isang pamamarali o hindi isang pagtatanyag ng sarili o hindi isang upang ikaw ay maging sikat o anuman. Kung hindi, magpuri po tayo sa Panginoon sapagkat ang bawat tumitindig sa harapan na may pinagdaraanan ay sinisidla ng lakas ng Espiritong Banal upang patuloy makapaghayag ng kanyang kadakilaan. Amen po ba? Sa iba't ibang kaparaanan, pamamagitan ng pagbabahagi o pag-aalay ng awitin. Salamat sa suporta ng mga kapatid. Kanina nga po, Guro, salamat sa pagpapalakas ng loob. Si anak na Arlene nga po kanina, sabi niya, okay na po ba? Nanay, hindi po ako makakapag-bless. Sabi ko, anak, laban tayo. Mag-bless ka. Bubuksan ng ama ang labi mo. Amen po ba? Kaya po, nawa, namnamin po natin ang awiting ito. Hey. Mahal na Apo, buong pag-ibig po na iaalay namin ang awitin ito sa iyo. Biha po ni Mami at ni Mother para daw po sa inyo, kay kapatid na Apa. My love,
You're so near, Himalayan. The only things that's right. My dear Lord, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else will do. In your eyes, your eyes, they tell me how much you care. It be as far, our lives let's just be calm forever. Oh, I hold you close in my arms. I can't resist your charm. Salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nanya na